feelings ka tao, parang naka na murang art. Pwede nga magsubo, pwede man nga happy, pero kung ano ang nabatyagan ko, amo dyan ako gabase ka akin nga painting mo. Kung ano ang akin nga emosyon. Talan nga sa palibot mo nga makita, art. Pero ang art, nagatao kang kalipay sa tagsa-tagsa nga tao. An expression of a certain person. So, to express something like your emotions or feelings or even your ideas. Sa loud-loud siguro, maski mag-ngi ikaw, art man Japan. You know, usual sa everyday life lang man ang art. Art keep the sanity at bay. Kagang art is anything and anything that we do. Basta, we are doing it with the heart. Form of communication, it is an artist's way, unique way of conveying messages to his audience, in a way, to his people. Sa language ng akin ha, sa akin ng Obrachagan art ng naunamian ko ay ano, brown sa buhi ko. Form of expression. It's a way to express your emotions or your innermost thought without it being too obvious. Ah, nag-start ako charcoal portrait naman. Tapos kang nag-base ako sa Manila, na-expose ako dito sa mga may colored kag painting. Kung ano ang pinaka brilliant nga colors, amo ra ginagamit da. Pero ang kangori daw na ano ako nga daw kulang eh. Daw ginasagap ko akong kagalingan nila sa color. Ano to nga nagamat-amat ako sepia, hasta nga black and white. Dito ko na-express ang emosyon sa black and white. College day. Kuris-kuris lang eh. Urapad ko maal nga art gali to. Nagatao lang man tala kang ano mo. Kahit kapin pa kong board ako sa eskwela ko. Makuris-kuris lang ko kara. Hasta nga, naguntat lang man, pero kang may nakilala man ako nga sa ka-artist man, tanaman man nag-push ka na akin, ngay, ano, padayunan ko ang akin nga artwork. Pero kan o, ink on paper, amuray ang medium ko, kaya nga gina, ano, acrylic rin. Sa canvas na akin ginabatang. Since childhood, siguro base sa kay tatay ko, kagay nanay ko nga sides, since tatay is ilig sa art. Kasi si tatay, kasi si mga lolo naman is mga mas na craftsmen na mga artisans. No, si lolo, si tatay, no, mga gimo bruto ra. Tapos si lolo gimo ka toys. Kay murang pinaka common nga ginapasipal ka naman kauna ni lolo, no, mga toys. So ilig ko ra sa mga toys made of wood. Normal lang ang pagbuhi ra. Hasta nga nagbawal ako, no, nga I learned something from school, no, sa elementary, sa college, no, naging train travel, almost kalabanan naman sa mga artist. Tara sa mga poster making, di ba? Amura ka pa-trigger natin ang school. No? Ang mga paborito kong medium, of course, no, pinta, no, dyan ang oil paint, acrylic, no, watercolors, lagsa lang. Tapos so, ang sa ano ko sa sculpture, ang paborito kong medium gamit is santol. And then, of course, klachuchi, no, payhud, no, and then sometimes mahogany. And even mga scrap wood. No, amura ang mga medium na kan. Sometimes clay, no, nag-clay man ako. And sometimes ano po gani, bamboos and even metal murang mga ginagamit. Tanan man may medium man mo nga ginagamit magbalsa marko ka to kwatakwat lang man ikaw eh. Tapos samtang ga practice ka gamikap makeup tapos balsa mar
Pag-abot sa mga pinta, visual, ang una ko gamit, pinta ni Bogs pa itong oil. Tapos, gari kayo nakabudlay. Kay ang ubranay, kuri. Hindi ko kusaw. May gusto ko, bukadali pero may nga tapuson daw, tinagailo ko sa ano eh, acrylic lang. Three, 4 years old, siguro basic art naman to parang nakon. Kasi siyempre, every child is an artist, no? Nung dumang ko sa una, pirmi ko ginabalbal ni nanay. Kay ang kuris ko sa, ano, sa dingding. Tapos, ginbakla niya ko blackboard na. And after that, your elementary, siyempre, ibang umpisa sa mga poster making. So, feeling ko doon, di pa man to art. Kay it's, ano eh, by the rules, controlled. So, wala pag ito, wala pag ito freedom nga mag-ubra kay. Dapat may tema, dapat may composition, ano, nga parameters. Tapos pag-abot naman sa college, moro to doon medyo nag, ano na, doon na-break na ang mga parameters. Siyempre, na-meet na sa mga bona fide artists. So, moro na. So, may mga influences rin. Nag-start ako na, ano, latex, water-based paint, watercolor, kaya wala ko choice. Kaya siyempre, plates sa architecture. May watercolor, may pen and ink, charcoal, yun testing tanan. Pero kadya, though nakita ko rin ang ano, though comfort zone ta oil na ako. Sa oil na ako na lang doon nag-steady. Pero open man yapon sa other mediums. Well, of course, when we were still children, but then as a profession, I started only a few years ago, around 2016. So it was when I created something supposedly for myself and for my room, and then later on it evolved to creating for the gallery and then creating for oneself, and then afterwards people started to ask if I could make them something. So that's how it started out for me. The mediums that I have used is mainly out of wood. And I've also explored on mediums such as concrete and then glass, mirrors, sometimes light. My art has generally been revolving around geometric figures. So I'm particularly curious about how light and shadow play in the geometric figures and how they also change when light also change. Sa amon nga eskwelahan lang may mga project-project. Tapos ti daw, kura man ko ti padruingan. Ti ni ako nag-drawing, kakan nga gulingan. Ti amon to nang pisa. Mga lapis lang anay. So rito, ambalan ko sa tatay, bakal ka mga ano, mga color. Tapos kung magbakasyon nga ni Ira, daluya lawas ko, pag-gauran mo to, nag-dagustogin nga ma-practice ba? Nag-upongwad ko pictures. Ti amon to, sag-ara mo ko gali mag-drawing. Pero nag-ano ko, ditso, takan, right, takan, tekskwila, bay. Ditso ko, drawing-drawing da yun, mga rakun nga nag-upisa ko sa diin. Pero mga rin nag-skwila kami sa Antique School of Arts and Trades, bay. Ti, may arts ng Japan, may trade pa. Ang ano, oil painting, gida iti, ano patana mo, lasting patana, bay, kung oil. Nag-buhay tanang mamarasan, sumano pa, hagudon, kag-tapuson, pwede pa mong lain na kay ibang ano nga medium no bay nang lan dasig ko. I think kagamay pagit ko siguro because I learned to draw first before I learned my letters and my, you know, numbers. Mostly ano whatever is on hand, di ba? Kay mga kung bata ka pa, mga lapis, ball pen, kuno no lang diyan Crayola, kura ti papel, dingding or kisami. I think I'm more inclined to ano lang, visual arts, painting, drawing, do dyan lang gira. And then later, siguro crafting, I did mga ano jewelries, then so nag-branch out naman. Then I did poetry when I was in high school. Not so much sa creative writing, siguro. And not so much sa dance and music. Pero mostly, ano gid, I'm mostly gid painting, drawings, mga mukara. Thank you.
Medyo apektado gidi ang painting. Tingod una-una ang mga show, mura rin, nag-cancel. Puro lang ko pinta, pero karing kung magpinta, kamanura ko kumaan. Kung anong gusto mo tingod sa pandemic, iba ang ano. May mga anxiety lang ako nga nabatsyagan. Hindi mo ma-apply dito sa mga painting mo, anong pisahan mo rin. Tingod sa frustration ka isa, may mga paintings ako nga gingaba ako. Gingaba ako, pero kung gingaba ako, dito ko nakita nga ang guba gali, nami man. Nami ang mga effects na preyo kaya, mga ginliha ako. Daw bagay sa sitwasyon natin kaya sa pandemic, daw akin panarik daw pareyo blaka daw vanishing point. Kita mo ang horizon, pero hindi ka kumaan kung ano ang dito sa horizon na to. Para ka kumaan kung ano ang maabutan pa natin. Rake man. Sa ura ka man, ti barakal kang imo nga. Nga gamit mo, te, kinanglan mo gin mag-produce by para lang maka, ano ka. Pero okay lang man eh. Rake man ka makitaan, mapangitaan. Pero may dyan man, kadya nga pandemic. Mayad lang man kay na gano'n, nagtao ka assistance ang NCCA. Okay lang man kay ti, nakawakal kami kang mga gamit namin nga pang ano eh, pinta namin. Kang ura pa ang pandemic, pwede ikaw ka, ano, rake mga exhibit nga matenan ta. Karing kang nag-pandemic, limited lamang. Pero mayad man kay may online, ti ma-join-join lang ka sa may group page ka mga artist dyan, kang mag-post-post. Okay rin man, kisa mega pamangkot, pwede ka pa commission. Okay lang man kung may dyan, okay lang man kung wara. Ginagamay-gamay pa, kung ano ang nami pagid. Maliban sa akin nga, ginaubra nga doodling, mga linya-linya, kuris-kuris. Pero basi may dyan pagiging bago. So before ka pandemic, nasa COVID-19, nag-atake sa Pilipinas, ang gina-practice ko amo gyapon. No? So we do art exhibitions together with the group. I do workshops no, with the kids. No? I teach basic drawing and basic painting no, sa mga bata and even adults. And also teach no, sa college. Mga art subjects. Amura mag-before pandemic. So hasta mag-pandemic, amo gyapon. No, life ang normal gyapon, lalo pa nga nag-inspired. It's because nga simple lockdown permitted na sa balay. Ano, we always stay at home. So mas lalo nag-inspired, mas nagduro ang ano, nagduro ang artworks. Duro na lapitan. Kaya hindi nakmaan mag-pre-CR kay ito. Abi din napot. Ito rin napot man ubra ko, ito napot man. Pero may diyan man. Doon na miyan man ang mga abno magulure. Pantrepe, ura terminan. Hindi ko kaubrak mayan, wala ko mong ginam, wala at baklan. Yawan ko, biskan. Dapat, ang plaster na, puta maubra ko bla, mabakal ko kaber. Ay po ka, lockdown di ko makal ko kaber, te wala. Lapot, ubra ko, tinting ko bagto. Pat, may ano ko dyan, may bligya ko dyan sa gapi ko to. Tagpira bligya, tag 700 ang sa kalong neck, 300 lapat. Te, pag amo ka ra, tinaadap ko rin, ah, rito kayang kuhan, may rito. Tapos, sige, ubra. Di ka rin pag-abot ka mga tropa kisa man. Hindi, rin ko ka, ubra. Pwede, may nam lang magamang. Do wala mang good, kasi syempre, ang challenge ko is within myself. Kisa, ang productivity ko sa art is depende sa mood. Ako man, may pandemic mo na wala. Same man, Japan lang akin nga, no? Nga, practice ang art. Mas okay ganit kayo nag-pandemic, kay wala tilagaw. So, ano lang, nakafocus lang sa balay. So, wala, duro ang time na mag-create. O, di, challenge siya sa ano sa pagpangabuhi. Pero, in making art to, feeling ko, okay man, kaya ako, I don't care man kung may market or may buyer. Ako, doesn't matter. Nga, basta ako, pinta lang ako. Kung may mabakal, di, okay. Pero may langan isipan, gagabakal. Pero hindi ko pagbaligya kay may ano eh, may value. Nga, personal. May project kami nga ano nga daw fiber resin so mura daw timpla chemicals mga sa resin and ano hardener catalyst daw marang mga siguro yung new nga ano nga gusto ko ano gusto ko man adventure ang mura nga medium an availability of the art market here so a venue for art shows for exhibitions. The challenge is to also educate perhaps our audience in appreciating art and in doing so perhaps we would be able to
to have a more mature and to have a more sophisticated art appreciation, the motivation to do art. Although we still have some time to create, the skill to do so, but because of the pandemic, there is also what we call as the pandemic burnout, the pandemic fatigue. One of the things that I did to cope with the pandemic was, of course, to learn new things, different things. I created a piece inspired by Japanese joinery. So it's basically slats of wood, supposedly to be interconnected with each other. So the focus of the piece is to highlight the joints that connect each piece of wood together. And in connecting these pieces of wood, they become a stronger whole. The philosophy of my work has always been about connecting one block of wood to another. Ura man ko na problema, nag-nami pa ni aking isip ay kung ano ang imuon. Mula ra ay sa interim nga income ra ay ti. Gusto ko lang nga art. Tapos yung moto, na-create ko nga at labong ra ho. Kaya naguro, testingan ko naman dyan ba sa siminto. Magluwas sa paint studio lang sa art gyapon. Ura man ti ano gid. Pandemic, nag-abot naman na sa ura man im. Yung art na dyan man gyapon sa atin nga bratyagan. The wala man tin nag-change pag pandemic kasi di ba quarantine, everyone was at home. Wala man tin nag-change kanakan kay I'm always at home. What made it difficult lang is ang acquiring kang materials, art materials. I get apprehensive or stressed out kung kulang ang materials ko. So what I did was I hoarded when we had like a month or 2 months of quarantine gito, di ba? Nagaano ko basi kung mag maubusan ako kaputi. I looked for sales online, which is I'm very very thankful pag pandemic kasi everything is online naman. Amurang number one challenge kid. For me, ideal kasi bukat pa na ako para lagaw. I was into resin pag pandemic. The resin for me was something new and then it reacts differently every time sa with different people. Hasta kadya, may mga ginapagwa ako pero gamay-gamay lang. I had to learn kung how long ang dried flowers naga-stay sa resin, ang how long ang color naga-stay, mga amoblara, how long curing, how to pigment, how to do molds. I learned that looking into clay moldings, polymer clay, ang called air dry. Pinsaran ganda nga ang painting bakit para sa buyer kundi ikaw ubra sanda para sa kaugalingan da ubra kang kung anong napatsyagan da hindi kung anong gina-advise ka nanda kay ibang tao nga amura nami iba ta ng imong emosyon kaysa andam kinanglan nga kung saan ka artist ka sa palibot mo tanan positibo nga i-push nanda ikaw nga hindi na ikaw pag-down nga lapot ra mo kara kag kinanglan planggaen mo gid ubra mo bakit ang kwarta. So you have to find your own way, you have to find your own style or even your own expression. So wag mong gayahin yung ginagawa ng iba. So be unique. May pera man, may buyer man or wala, o may exhibition man or wala, always no, do your artwork. Ubra lang ubra kung may critic man nga magamba lang iba. Hindi lang tanda magtas kaya mong gidra. Kay every ginaubra mo nga art nga abi mo art meri diyan gan nga hindi tanda gusto kay amo do artista lang ko lang daw bengal lang ko nga ura lang ko kumaan basta ubra mo lang ginaubra mo pero kung hindi mo ra masolusyonan nga ano te mambal ko gano yes ura teket labot balat mo mauntat lamang ako rin kung namo ko yun. Kinanglan mo, i-fight out mo man ang gawlingan mo, kumisaran mo yung bayi lang kung ano mo gano'n. If you create art and you're expecting money or fame, you're not doing the right thing. Basta ubra lang it, wala, tiga dikta, ikaw lang. Just continue creating, improve yourself, perfect what you have to perfect. Do what you need to do in order for you to continue what you love. And if you love what you're doing, don't stop. Kami kita di kung kaskwila ka sa eskwilaan ka mo arts para ang pagtudlo ka ni mo dahil sa basic pagtugid sa professional ng agi. You're never too old or too young to start with art. Raka ba ang nag-ano mong, raka nag-hesitate to start
because they think it's you need talent to start. You don't know anything, so you can't make good art. That's really not the point, and that shouldn't stop anybody starting with art. Kasi ang difference lang kang someone really good and a beginner is ang experience lang. If you have an inclination or if you have an interest, all it takes is gamay lang gid nga interest for you to start. That's it. Ang painting ko, ang vision 2020, di ba clear ang 2020? Pero kinanglan mong yapon magbutang kang sunglass o kung na protection, tingad kinanglan mong, kinanglan natin face shield mong. So hindi aplikado ang vision 2020 sa year 2020. Ang akin nga ubra, amo ang Pissed on Chaos. Kaya samtang ginaubra ko dya, magamugin ang akong paminsaran. Hindi ko mamanaan kung ano, kung sa din ako maumpisa. Sa pira ka bulan nga akin nga ginubra, 2 days before kang pagparasa, amo pa kang natapos ko. So this is mudum. No? Ang ibig sabihin ng mudum is effect. Epekto ng pandemic no, sa tao. We can relate it, no, the theme or the title, sa ngayong or sa kasalukuyang panahon. No? So this one, another toy naman, mga toys naman to, composed of 23 pieces to. So kinakabit-kabit siya. So Iraya, for me, it's a group of people. No, Duro? So and the point is, you have to unite in order no, to form a group no, para matibay yung samahan sa pag-develop. Mura ko konsepto. May ambal ko, puro lamang ubra ko daw, mga colorful daw, nagi. Ambal ko, yeah, mga black and white. Ura, abstract lang man eh, pero ang kawi-kawi ra. Na-inspired ko kang pag-run out. Rotsulo, dilim. Nakita ko ang kawi sa sagwak balay. Rot down. Lakin ko, okay. Ubraon ko ba dyan, mga black and white ba ako nga, mga rot down nga kawi. Dito ako na-inspire sa line nga ano eh, going beyond limits. May darwa ka bagay eh. There is a higher and lower limit. Tapos ang the artwork says, ano, ang isa, how low can you go, how high can you fly. For example, how low can you go, title dyan eh, ano, Pitik Kalmado. Para kanakon is how you remain calm, bisan napalibutan ka sa toxicity. How high can you fly naman? May mga experiences kasi ang may ano eh. Nag-snap out ka na sa mga pasensya. Trample mo tanan-tanan along your way. Do press man nga nag-ano ka, daple ikaw ka sunny side up, kag nawasak na ang pula sang imong sunny side. Hindi mo na mabalik. Ang isa, entitled ano, Hutik ni Satanas. Kay tanan-tanan kita, may Satanas kita inside. Depende na if you let him win. Pero kaso kung mag-snap out ka, daog din si Satanas firme. My piece would have to speak about the connections people make and how these connections are also extinguished because of the pandemic, and how each of us need to also treasure these connections and these intersections with other people. Nabatian ko maya kato sa storya ni tatay ang trabungko. Ang trabungko ra daw batura nga ginadara ka sapat. May makita ra nga mga bagay ang ano ang tambalian. Kung makita ka tao, bulan na ya. Pwede na kuno mabaligya ya sa insik kung sa tayo sa istorya na. Kung nanunok ba lang sanag na kaya, tampukan na ka bakla na kinsik ka no, tampukan ka kwarta. Basta madura ang sanag na, mura presyo ka, ano, katrabong ko. Daw superstitious lamang gyapon, basta ka dya, ramati matuod. Ang first na kan nga title dya ka dya is Uncertain Daad, kaya that's basically how the world is right now, diba? Pero I wanted to change it sa unfazed. I feel like uncertainty has a negative connotation to that, and it's so obvious already. You know, she's basically mostly naked. Kumbaga, it's yourself na lang. You're facing something that is vague. The red one is courage, the blue one is calmness. If I can be calm, if I can be brave, I can do this.